Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay napanood natin na muling nakuha ng Warriors ang panalo laban sa Boston Celtics sa score na 104-94. At dahil dyan mga kaibigan, ang trio ni Steph Curry, Klay Thompson at Draymond Green ay opisyal ng ang trio na may pinakamadaming panalo sa NBA Finals in the last 30 years with 20 wins. Tinalo nga nila ang record ng Big 3 ng Spurs si Tim Duncan, Tony Parker at Manu Ginobili with 19 wins. Ang balita na ito ay sinalubong ng iba't ibang reaksyon para sa mga netizens. May mga bumabati ng congratulations sa Warriors at dahil dyan ay opisyal na umanong sila ang best trio sa kasaysayan ng NBA. Habang iba naman ay medyo negatibo nga naging pagsalubong sa balita na ito dahil sinasabi nila na ang 8 sa 20 finals wins ng Warriors ay kasama si KD. Kaya naman Big 4 na nga daw yun. Habang sagot naman ng ibang fans dito ng Warriors na ang ibang panalo din ng Spurs ay kasama si Kawhi Leonard. Ganun pa man ang dalawang Big 3 na ito ay napakaganda nga ng pagkakabuo. Galing sa draft at talagang dinevelop sila ng coaches at ng franchise upang magkaroon ng winning team. Si Tim Duncan ay may record na 5 wins and only 1 loss record sa finals. Si Tony Parker naman ay 4 wins and only 1 loss at ganito din si Manu Ginobili. Overall, si Tim Duncan ay may 5 championship at may tig-4 naman si Tony Parker at Manu Ginobili. Habang sa Warriors naman, si Steph, Klay at Draymond ay may record sa finals sa 3 wins and 2 losses at pwede nga itong maging 4-2 o kaya naman 3-3. Kayo ba mga kaibigan, dahil ba sa bagong record na ito ng Warriors trio ay sila na ang best big 3 sa kasaysayan ng NBA o sa palagay nyo ay angat pa din dyan ang Spurs o kaya naman ang ibang mga big 3? Ngayon ay tumungo naman tayo sa mga rumors na si Jason Tatum ay susuotin na ang armband na ginamit niya noong Game 7 laban sa Miami Heat. So bakit nga ba pinag-uusapan ito? Yan ay sa dahilan na katulad ng quote-unquote magic shoes si Steph Curry, tuwing gamit nga ni Jason Tatum ang Kobe armband ay mas gumaganda ang kanyang performance at wala pa din silang talo dito. Again, this is just a rumor and not a confirmation. Ibig sabihin ay hindi pa tiyak dahil kadalasan nga ay ginagamit ito ni Jason Tatum sa mga Game 7. Ngunit NBA Finals na ngayon at isang talo na lang ay laglag na sila at mababaliwala ang lahat ng pinagpaguran nila buong season kung matatalo lang sila. At kung sakali nga na gamitin talaga ito ni Tatum bukas at gamitin naman ni Steph ang Purple Curry Force, tiyak nga na trending topic yan mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Big Dos TV naman mga kaibigan, ang sikat na YouTuber o mas kilala bilang Fake Clay ay opisyal nang naban sa Chase Center ng Lifetime matapos na pumasok at mag-shoot around ng 10 minuto. Ganun ba man ang iba nga ay kinakampihan dito si Fake Clay sa usapin na ito? Mali umano dito ang Chase Center. Dahil sa security umano ang pumalpak dahil wala naman sinabi si Big Dos na siya si Klay Thompson at dumaan siya sa tamang proseso. Sadyang hindi lang daw talaga napansin ng security. Paliwanag ni Big Dawson dito ay deserve naman daw niya na maban. Ngunit ang hindi niya lang nga daw maintindihan ay bakit hindi rinifan sa kanya ang $10,000 na binili niya para sa tickets na hindi naman niya nagamit. Pwede niyong mapanood ang buong pangyayari sa kanyang vlog mismo. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay niyo ba ay sino sa kanila ang may mali? Ang incompetent security ng Chase Center o si Fake Clay? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!